Ang Ebanghelyo ngayong Lunes, 26 ng Agosto, ay mula kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga tao at kanyang mga disipulo, "Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kariyan ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang idinadahilan ninyo ay ang pagdarasal na mahaba. Dahil dito ay lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit, kapag ito'y nahikayat na, ginagawa niyo siyang masahol pa at lalong dapat parusahan sa impyerno kesa sa inyo. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay. Itinuturo ninyo na kung gagamitin ninyo man ang templo sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninyo man ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tumparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin bang mas mahalaga, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag nanumpa ang sino man na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat na handog dito. Kapag nanumpa ang sino man na saksi ang niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sino man na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay isinulat ni Sister Jen Casumbal mula sa BEM. Ipokrito. Aray ko, ang sakit naman tawagin ng ganito. Ganito ba ako? Nagsisimba naman ako tuwing Linggo pati sa mga araw ng obligasyon. Nagdadasala at nagbabasa naman ako ng Biblia. Nangungumpisal regularly, nagbibigay ng tithes at love offering sa simbahan. Sumasama sa mga outreach at iba pang church activities. Sapat na siguro ang mga ito, no? Pero teka, ang tanong, anong klase ba akong asawa, magulang, anak, boss, empleyado, leader o lingkod? Anong klaseng salita ba ang namumutawi sa akin? Enjoy din ba akong makipagmaritesan? Wala ba akong inaagrabyado? Mabuti ba akong katiwala ng lahat ng biyayang tinatanggap ko? Tapat ba ako sa lahat kong tungkulin, pati sa pagsunod sa batas at pagbabayad ng buwis? Kahit pa nakakainis na dahil maraming di sumusunod at pasaway? At ang pinakamahalaga, nakikita ba sa buhay ko si Kristo? Aray ko, napaisip ako dun ah. Parang deserve ko nga yatang tawaging ipokrito. Ang problema sa karamihan sa atin, pati na ang ibang lingkod ng simbahan, iba't ibang maskara o katauhan ng ating suot o ipinapakita. Magkakaibang ating anyo at pananalita sa simbahan, tahanan, sa mga pampublikong lugar, pati na sa eskwelahan at opisina. Kapatid, nakikita ng Diyos ang ating bawat galaw at salita saan man tayo naroroon, pati na ang nilalaman ng ating mga puso't isipan. Kaya naman ang hamon sa ating lahat, magpakatotoo ka, totoong Kristiyano sa isip, sa salita at sa gawa. Pagkat habang di natin nagagawa ito, di tayo makakahanap ng tunay na kalayaan at kapayapaan kay Kristo.
Manalangin tayo. Panginoon, turuan at tulungan mo akong maging banal sa isip, sa salita at sa gawa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.